Muli isang masaganang araw ho sa ating lahat at welcome sa aking channel, ang Kusinerong Farmer. Ilang araw na nga pong nag-uulan kaya wala akong chance na gumala sa bukid para maghanap ng pagkain iluluto. At dahil malamig ang panahon, medyo masarap humigop na mainit na sabaw kaya magluluto ako ngayon ng tinolang native na manok. Thank you.
Ayun, nahihanda ko na po lahat ng mga sangka para sa ating lulutuing tinolang native na manok. At ito po ang mga sumusunod. Ayun, umpisa na po natin. So, magpainit lamang po ng mantika sa ating kawali. Ngayon, kapag mainit na po, umpisa na natin ilagay ang ating sibuyas. So haluin lang po natin siya mula hanggang 10 hanggang 15 minuto. Saan natin isunod yung bawang. Ilagay na din po natin yung ating luya. So, ngayon po, dahil wala ako nung luya na nabibili sa palengke, so kumuha na lang ako nung luyang dilaw. So, nakatipid na tayo dun sa luyang dilaw at the same time, masustansya siya. Sabi nga nila, itong luyang dilaw daw ay parang isa sa mga herbal medicine. Iba-iba po tayo ng pamamaraan ng pagluluto ng tinola. So, yung pamamaraan ko po, naglalagay po ako ng kamatis. Igisa lang po natin lahat ng mga ingredients natin, mga sangkap. Ngayon, isin na rin po natin yung ating karneng manok, yung native na chicken. Ay, kung napapansin niyo po, yung luyang dilaw, so medyo kumukulay siya. Unlike doon sa mga luyang nabibili natin sa palengke. So, ito po ang kagandahan ng paggagamit natin ng luyang dilaw. Parang meron siyang natural na food coloring. Pag inigisa natin yung chicken, pwede na natin ilagay yung asin. So mamaya, pag medyo kulang yung alat, patis na lang yung aking ilalagay. Masarap din yung patis para dito sa tinolang manok.
Kaya haluan po natin siya para equally ma-distribute yung ano, yung asin ng alat sa ating chicken. So may naalala ko dito sa ano, dito sa balon-balunan, do sa gizzard. Tatandaan ko ng mga bata pa kami, yung kapatid kong babae, gustong-gusto niya ito. So pag ano, pag nagkakatay yung nanay namin ng chicken, pag nagluluto ng manok, pag hindi niya nakuha yung balon-balunan, umiiyak. Shoutout nga pala sa kapatid ko. Ayun, hayaan lang po natin mag-isa yung ating chicken. Bali, takpan po muna natin siya habang ginigisa natin yung ano, yung chicken hanggang tuloy ang maluto. Ayun, kapag luto na po yung chicken, pwede na natin siyang lagyan ng tubig. Ay, haluin po muna natin bago natin lagyan ng tubig. Ilagay na po natin yung tubig. Ngayon po, since native chicken po yung ginamit nating karne, alam po natin na yung native chicken na medyo matigas siya. So kailangan muna natin siyang palambutin ng medyo matagal-tagal para mas masarap kainin. Hayaan po natin muna siyang kumulo. Takpan po ulit natin habang kumukulo siya para mas madaling lumambot yung karne. Ay, kapag alam na po nating luto na yung manok, siguro pinakulo ako siya ng mga 10 to 15 minutes sa kung ngayon ako magdadagdag ng sabaw. At muli siyang pakukuluan. Kaya lalagay ko na rin po yung ating papaya. Takpan muna uli natin siya hanggang sa maluto yung papaya. Munti ko na po makalimutan yung ano niya, yung atay tsaka yung dugo na iniwalay ko kanina. So ayan, maluluto na lang sila dyan. Takpan po muna uli natin. Siguro mga 3 to 5 minutes luto na yung papaya. Luto na po yung ating papaya, so pwede na natin ilagay yung ating talbos ng sili.
Pwede na po nating patayin mga apoy.